Hi! For the vlog and share stories na nagkaroon ako ng damit na to, pero ang totoo, hindi ako isa lang ako sa mga ano, sa mga mascot na on call kapag available yung time ko, na kapag sabi ako na, oh ma'am, okay po, pwede po mag mascot, so tatawagan lang ako. And then nagkaroon kami ng sa SMX sa Manila, SM MOA sa Pasay nga ang SM ano. Yan, so andun ako. Kung mali man yung nabanggit kong bayan o area, basta sa SM MOA, nagkaroon kami dun sa ano, yung seminar dun sa franchising. And then hindi ko akalain na mabibigyan ako ng damit kasi isa lang ako sa mascot. And yun, nakakatuwa, meron siyang ano, parade ng mga mascot, and pumarada ako. And siguro kung nakikita lang ng mga babae yung tunay na itsura ng mascot, at ito yun. Yan yun. And then na merong nagahag kay mascot, merong naipag ano, sinisilip yung mata ko. Parang feeling ko parang naipag lips to lips yun. And then ano, may mga photo na pinicturean ako ng nakamascot ako ng isa sa mga empleyado. And then very very appreciated naman yung mga tao, na-appreciate yung ang saya nila, na nakikita ko yung performance ko na nakakapagpasaya ako ng tao. So sa t-shirt na to, hindi man talaga ako empleyado ng Big Mac. And then meron pa ako isang damit kulay pula. Ito. And siguro ang laking bagay nung isang babae doon. Yung babae doon, ano mo ba? Ang ganda niya. Ang ganda niya, promise. Yun. Meron ako isa pang damit kulay pula. Yan ito. Pula na may kasamang itim. Ang ganda ng babae. Yung nakakasama ko yung babae. Definitely, siya yung tipo ng babae na gustong gusto ko. Mahaba ang buhok, maputi. Tapos meron pagkaroon na parang meron may pagka Chinese o Japanese na Pinay ang dating. Na-crushan ko siya, promise. Na nagkaroon ako ng crush sa kanya. Noong una, hindi. Pero pag nakamascot ako, naipagsayawan siya sa akin. Then nakipag ano. Pero ano, yun nga lang, tapos siya ng engineering eh. Hindi ko alam kung tapos siya o yun talaga yung crush niya. Hindi ko alam. Pasatiyan ako siya, anong crush mo? Ma'am, anong course niya po? Engineering. Tapos, hindi ko alam kung 2 years o 3 years o 4 years o nakagraduate siya. Nagkaroon ako ng crush sa kanya. Promise. Crush ko siya. Mapag-usapan ng ano. Eh, siyempre, yung tipo kong babae. Kung papanoodin mo kasi yung mga luma kong vlog. Ang sinabi ko sa mga previous, mga luma kong mga video. Ang type kong babae ay mababang height. Ano, yung mahaba ang buhok, maputi, magandang ngipin. Yun sa mga qualities. Pero, siyempre, ako lang yung may gusto. Pero, definitely, hindi naman siguro ako gusto ng babae. Pero masaya ako dahil, iba pala ako kapag nakamaskot ka. Iba yung treatment na ginagawa mo sa tao. At saka, iba yung treatment yung binibigay sa'yo ng tao. Kasi, nakakapagpasaya ka ng tao, lalo na yung mga bata. And then, may mga mascot din akong showdown ako ng sayaw. Doon na hindi naman kita nung empleyado ng company. Kasi bumunta ako sa kabila, nung mga bandang hapon na, ando ko yung may babae doon na mascot. Nakalimutan ko yung anong product nila. So, dancing kami and showdown. Hindi nga lang ako na videohan o hindi ako na picturean. So, yun. Nagpakitang gilas naman tayo sa pagsayaw. And then, ako talaga, hindi, mahilig ako sumayaw. Pero sabi nga nung tiyahin ko, parang ano, parehas kaliwete yung aking paa. So pero mahilig ako magsayaw talaga. And then elementary, nagkaroon kami ng parents dance group. Isa ako sa napasali, pero talagang hindi talaga ako nakakasayaw, pero hindi talaga, minsan nakakalimot talaga. Minsan dala ng kaba. Pero nanalo din kami as kami yung grand prize na nanalo din sa dance group na yon. Nung elementary pa yung anak ko, yung mga parents. And then,
Nagkaroon din ako ng dance group nung high school, pero hindi ako napapasayaw sa mga talagang program na. Although, ano, alalay ng mga dancer, basang gusto ko talaga maging dancer talaga eh. Siguruan lang, hindi lang talaga ako nabigyan ng focus yung pagsayaw. And then, hiling ko talaga sumayaw. Then, ano, nung bandang huli, nung nagiging mascot na ako, pag nakikita kasi ako ng nanay ko, kasi ako dito, nagagalit, naiirita. And then, hindi naman ako makapagpatugtog ng maganda. Na magandang sayaw kasi ay magandang tugtog, maganda sayaw kasi may mga kapitbahay din kami na dikit-dikit lang kasi ang ano to, plywood lang. Then sa iba naman, ano, hindi ko din siya magawa and siguro kailangan ko din ng partner o kaya ay mag-focus sa pagda-dance. And then ano, sabi ko, naku, dating na this coming 2024, December o kaya Mayo, paparada naman si Mascot. Malamang ako na naman yung matatawagan and then kailangan ko magpakita ng ano makabuo ng sayaw lalo kaya magpakita ng performance din sa may-ari din sa mga audience kailangan kong makaano makabuo ng sayaw and then ano gagawin ko to and then sana maka loobin ng Diyos na makabuo ako ng sayaw para magpakita din ng saya sa mga taong makikita nila yung mascot na sa loob ng mascot ako pala yung magpapakita ng gilas na sumayaw at makabuo ng step so yun nga yung dahil sa May, parada sa Lucena, pesta ng ano yung sa Mayo, and then August, yung New Year Festival, 2024, and then by Christmas, paparada na naman dahil baka mabigay na ng ano ng mga gift, yun. So, sana, ano, isa din ako sa mga matawagan kasi on-call nga ako, and then, hindi lang naman ako yung mascot, pag hindi ako available, meron din ibang nagmamascot. Pero before, may mga talagang mascot na magagaling and then sila kasi nako-orient and then ano nung experience ko na dito lang sa probinsya sa Quezon cha ano nga ba sa Dos Baños sa Sariaya sa pababa ako napapunta parang nagmascot ako sa opisina doon ko lang unti-unti na tutunan yung paano mag ano magtawag dito yung bagang nasasabihan ng mga empleyado na sir ganito ka magganyan ka yan kasi si Bigma kasi nakalabas na yung dila so pa cute and then yung pipindutin mo yung ano yung eyes yung parang gumindot siya o magpakita kasi na ano yun na yung bagang ano nag ano siya nag tantalizing eyes kasi may pinipindot niya sa kamay so pag ginan mo siya ano, nagpapakit si Big Mac, yung mascot. And then, ano, na-orient ako, and then kaway-kaway, then, hug sa mga, ano, yung apil sa, ano, sa high five, yung gaganong ka, so, ganyan. And then, marami kang, ano, by the way, yung pagmamascot kasi, meron yung orientation, seminar, so, hindi pa naman ako nakaka-experience ng ganun. So, yun, kaya ako naman tinanggap, 3 days, kasi kailangan ko talagang kumita ng pera, kasi, may mga binabayaran na tayo mga utang sa aking livelihood. Then, ano, nag-aaral kasi complete yung pag-aaral ko doon sa pagmamaskot ko kasi nagkapera nga ako tapos meron naman akong 3 days na klase na hindi ko natinan. So, very sad, very happy. Merong combination of sad at saka happy. Nagkapera ka at sumaya ka, nakita mo yung nagkaroon ako ng idea sa franchising, tapos yung iba't ibang tao, yung ambience, yung lahat ng product, yung entertain, yung pre-taste, and then marami akong experience as nakabunta ako doon. And beside, yung pagbunta ko naman sa, hindi ko pagpasok sa school, yun naman yung malilito ko ng lesson and mapag-iiwanan ako. So, marami din talaga, bilang isang ano, bilang isang freelancer, ano, tawagin natin freelancer, mascot dancer, video vlog, ano, YouTube vlogger, ano pa ba? Masasabi ko na din na hindi naman ako ganun maging vendor, pero kasama na rin sa mga ano, sa mga title ng pangalan ko yung pagiging vendor, pagiging farmers kasi yung pagiging farmers hindi basta naghapa ka na ng itak o asarol o kalaykay, magsasaka ka na. Kailangan mo kasi nung skills at saka yung studies at saka yung certificate ng NC2. Talagang ano, talagang sa akin kasi ano,
yung bagang lagi kong hinahangad na makapagtapos ng pag-aral. Na ano eh, sayang kasi nung siguro ano, pamilya namin family oriented, kung siguro na-orient kami ng papa ko, ng nanay ko, naging maganda yung pagsasama namin. Hindi siguro kami makakaranas ng ano, ng kahirapan. Kahit na yung nanay ko ay kung walang bisyo, nanay ko ng sigarilyo, alak, walang bisyo sa pag-uutang. Kasi ang hirap ng family na hindi organized. And then, lahat sila may bisyo. Nagangad ako magtapos ng pag-aaral dahil gusto kong may marating ako and may mapatunayan. Pero lahat ng ginagawa ko, feeling ko nagda-down ako and merong nag-i-inspire sa akin. Although kahit sabihin ko crush ko yung babaeng nasa Big Mac na kasama ko dun sa expo, dun sa franchising, crush ko lang siya. Pero hindi naman ako crush nila eh, di ba? So gusto ko sanang marating ko yung pangarap ko na makapagtapos. Kasi iba yung may natapos eh. Yung diskarte, may diskarte din ako sa buhay. Promise. And hindi lang talaga, sa lahat ng pinapangarap kong mapagtapos na pag-aral, yung pinapangarap kong maging isa akong negosyante, yung pinapangarap kong may ahon yung pamilya ko, isa yung problema eh, pera. Pag wala kang pera, ang hirap kumilos. Although, lagi akong nangangarap. Always pagising ko, and then, ting! Pakinggan ko yung preacher, yung tagapagsalita, yung nangangaral. Tumataas yung level up ng tiwala ko sa sarili ko. And then, pag umuwi ako ng bahay, bumababa siya. Kasi nga, ang daming bayarin sa bahay, pagkain, baon ng anak, and solo parent ako, mahirap yung kalalagayan ko. Then, hindi nga ako magkaroon ng girlfriend kasi isa sa problema yung pag-date ng babae. Yung, ano, ang hinahat ng babae kasi yung sincere, may word of honor ka, and then, yung kaya mo siyang itaguyod. Kaya, kahit na may crush akong babae, hindi ako makapag-attempt. Kasi, although, kapag kumita ka ng 1,000, pwede ka nang gumalaw ng babae. Kaso wala kang ma-feel na love. And, magkakaroon ka lang ng sakit. So, yung pangarap ko sa buhay ko, hindi ko talaga makuha. And, nung time na lobat na ako, pagod na pagod ako, one time na nandun sa shop, na nakikinig yung may-ari ng shop ng yung talagang baksak na baksak ng katawan ko. Bagang sobrang init na rin nung kahit gabi, sabi yung init ng kuryente kasi nasa loob kami and then wala naman na medyo may hangin pero hindi ganun kasi madali akong maano eh pag sobrang init na bigla ako parang nahilihiyo sa kasama ng pagod. Then nakapakinig ako ng isang video na biglang nagising yung diwa ko na nakapagpano, nakapagpalakas ang loob ko. Marami kasing video na noon pa yung diskarte at saka yung may pinag-aralan, diploma o diskarte. Lagi ko pinaglalaban yung diploma eh. Although, hindi nga ako na priority ng dean ng aking school. Kulang ako sa uniting. And then, lagi ko yung pinapangarap. Sabi ko, hanggang kailan? Minsan, nagpipray ako, minsan dumating matulog ako ng gabi, gigising ako ng umaga, nakakalimutan ko ng si God. Kasi parabang nababaliwala ako na si God. Kasi although kahit na karamihan sa mga vlog ko, hindi ito gugustuhin ng tao. Kasi minsan nakapagmura ako, hindi maganda yung vlog ko. Pero meron naman akong konti eh. And hindi rin ako empleyado ng company ito. Pero isa ako sa mga nangangarap na makapagtapos ng pag-aral. Lagi ako nilidiscourage nung may-ari ng shop ng binubuntahan ko. Ano eh, laging dinadown yung para bang kasama na rin yung kamag-anak ko, kasama na yung kaibigan ko, kasama na yung mga barkada ko. Ano, para bang minsan para bang kuhugutan mo sila ng lakas, pero minsan panghihinaan ka ng lakas. Minsan para bang piling ko isa akong kabayo na
wala, hindi ko na sa titignan yung mga nakikita ko kasi diretso na lang ako, gusto ko mapagtapos mag-sopa pa kasi nung nalaban ako ng karera o ng marathon, nakapokus talaga ako sa laban eh. Bago ako lumaban, nag-iensayo ako, nagtitiis ako, gigisang maagap. Para bang yung mga tao, kapag nakikita ko sila, nakikita ko yung family ko, nakikita ko yung mga kaibigan ko, nakikita ko yung barkada ko, nakikita ko yung close friends ko, ay hindi ka makapagtapos na para, hindi ka matatanggap sa trabaho, ano ka, mahina ka, ganyan ka na lang, mga ganun ba? Eh kung sarado yung mata ko, nakapokus lang ako sa gusto kong mangyari. And then, yun nga, nag-aral ako ng agriculture. Pero, hirap na hirap din talaga ako. Kasi, kailangan kong kumita, kailangan kong mag-aral. Ang hirap nung pinagdadaanan ko talaga, promise. And, yun. Pero, alam mo, sa lahat ng sinabi ko, sa lahat, napakabuti pa rin ng Diyos. Kasi, nakakarasan, no? Nahihiya ako, nangungutang ako sa classmate ko sa agriculture na course namin, qualification. And then, nangutang ako ng 500 as a leader ng isang samahan. Gusto ko nang bumaba sa pwesto. Kasi, sa samahan kasi, may lamat eh. Sa samahan, ano dyan? Lahat dyan, mga bida, kontra bida yung mga yan. Kahit mga officer yan, may kanya-kanya yan. Hindi yan, sabi ko, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganitong samahan. Plastic, ano ba? tipong lahat sila bida. Ayoko nang ganito, sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko na bububunta sa bahay namin na dati siyang sundalo. Sabi ko, sana no, makapag ano na lang ako, maglingkod na lang ako kay God. Kasi, na-experience ko na maging leader eh. Mahirap pala, mahirap. Hindi ka pwedeng mag-bypass, hindi ka pwedeng yung gusto mo, hindi mo kailangan, i-ano mo din sa members mo. Tapos, minsan, gagawin mo yung isang project, yung mga members mo, hindi naman sasang-ayon sa'yo, hindi naman makikihalubilo, hindi makikiisa. Ang mahirap din pala, mahirap. Sabi ko, ano lang, sabi ko, sabi. Kaso, ang dami kong gustong gawin sa'yo, ang dami kong gustong patunayan, kasi, para bang saan kasi, nung, yung turning point ko, ano, yung parang ginaya ko lang yung vlog ng ano si Kang Kong Boys. Para bang ano yung bagang sana ano may pera ako, sana makita ko yung sarili ko na umangat ako kasi ang hirap kasi ng ano gutom ang tiyan mo, ang hirap kasi nung wala kang pamasahe, tapos ang hirap nung nangungutang ka sa barkada mo, tapos tatanungin ka sa magagamitin. Kaya nga nangungutang eh, kasi sinabi mo naman dahil pamasahe mo. Tapos hindi ka mapapautang, tapos uwi ka ng bahay, dahil problema. Sorry ha, suot yung damit kasi iba yung content ko eh. Yung bagong ano, ang hirap nung, tapos pagkatrabaho ka, yung ginita mo, pambili mo lang ng pagkain, kulang pa. Tapos yung kakain ka, wala kami ibang bumili kundi 7-Eleven lang, magkano kain sa 7-Eleven, tapos kulang at kulang pa rin. Ano? Pero, ano eh, okay na si God. Sabi ko nga, time na, meron lang pamasahe, kausapin ko lang din. Kasi, pag nakapasa ako ng NC2, at nagkaroon ako ng isang ano ulit na mascot, pupunta ako dun sa din, dun sa school namin. Lahat pakuhanin nila ako ng exam. Tapos sabi ko nga nun, kuha ako ng civil service. Yung time na yun, dinadown pa rin ako ng ano, ng kakilala kong mentor ko din siya. Ako lang sabing mentor ko siya kasi ang dami ko natutunan sa kanya. May mga sekreto siya, mga video pinapanood na nagiging ganun siya katalino, ganun siya kagaling. Siya hindi ko nakitaan na ano eh, na pag na problema siya, sinasarili lang niya, nagpe-pray siya, and hindi, marunong siya magdala ng problema, ako hindi eh. Ano, siya yung iniidol ko, na siguro malaki din yung part nung nag-aral ako ng trainer methodology. Ganun kakapal na libro yun, na typewriting. Doon ako nag-print sa computer shop niya. Ang hirap nun, sabi ko.
Siyempre, dinadown ako. Hindi ka naman tunay na tapos ng college eh. Paano, pag nakatapos ka ba? May mapapasok ka ba ng trabaho? Puro discouragement. Pero kaibigan ko siya. And tinutulong din naman niya akong kapatid. Tapos, kung saan-saan akong naghahanap ng financial, parang, mapasali sa tupad, mapasali sa scholarship. And then, hirap-hirap ako. Hirap, promise. Ang hirap ng pinagdadaanan ko. Ang hirap. Mahirap, grabe. Kasi hindi naman ako supported ng family ko, ng kamag-anak ko, ng kaibigan ko. Ako lang talagang kumikilos. Nung naging leader nga ako ng isang samahan. Ang ganda nung presentation ko. Pero kaunti yan dumating. Kasi ayoko na silang abalahin pa na magkabit ng tarpaulin. Magaling naman, nasasabi ko din naman na okay din naman ako. And, pero ang ganda kasi nung talk, ang ganda sana nung matutunan nila. And ako, amazed na amazed ako kay Ma'am Lolita Kasiple. Nung, sana yun na tama yung pagbigay sa ng kay Ma'am Russell, sa PNP, dun sa Ang ganda kasi nung setup ng presentation ko doon, yung pag-organize ko, and kaunti lang dumating. Ang dami kong gustong, pero lahat eh, ang magpasaya ng tao, magastos din, and then, yung gusto kong mangyari, magastos din, and kulang din ako sa pera para makapagtapos ng pag-aaral. Sorry kung suit ko po itong damit na to, kasi sinabi ko naman, yung part ng aking trabaho, and nanalo lang ako ng emosyon ko. Pero, ngayon, maghahabol na naman ako ng klase ko. 3 days akong absent kasi 3 days ako nasa SMX sa SMOA. Kaya, medyo, naman yung aking utak dahil nagda-adapt na naman si mama. Wala pang bayad ng bahay. Kuryente. Ang mayroon maging tao, madaling gumawa ng tao, pero yung maging tao ka at magpakatao ka at gusto mong makamit ang minimiti mong tagumpay, hindi, walang shortcut eh. Ang hirap kasi kakain ka, tutulog ka, mag-aaral ka elementary, high school, college, tapos pagdating mo sa trabaho, interviewin ka pa, tapos may makakasama ka sa trabaho na hindi mo naman kasundo, patigasan na lang kayo, pakapalan na lang mo kaya. Minsan may mga trabahador ka na nagtatago na lang sa oras ng trabaho, minsan may sip-sip, minsan ganoon, kasi may experience ko maging trabaho, isa ako sa mga IT technician ng isang private school. Nag-resign na talaga ako kasi ganoon eh. So hindi ako tumagal. Kasi yung utak ko eh. Very moody talaga ako, kaya siguro hindi din tumagal yung asawa ko sa akin eh. So yun lang naman for the vlog and share stories. Sa video to yung masamang comment o mabuti, wala pong pinag-aiba yung pabalik sa mga aking channel. Isa lang po ako sa mga mascot on call, pero hindi po ako empleyado dito. So yun lang naman, and thank you sa nagbigay ng damit, and thank you din sa ginawa ko yung participation ko, kasi sabi naman ni Sir, dalmang sayaw, dalmang suot ng mascot from ganung oras sa umaga at ganung oras sa hapon. So dapat nung time na yon, nagliwaliw na ako sa mall, naggalagala, pero ang ginawa ko pa rin ay ibinigay ko pa rin yung time ko para magbigay ng mga flyers, and then ginawa ko yung ganon kasi gusto ko maging yung servisyo na bilang isang mascot na hindi naman ako empleyado, on call lang naman ako, ibigay ko pa rin yung para sa company. So, after nun, tapos na yung event, bilang isang mascot, binigay ko pa rin yung servisyo ko bilang, yung service ba na, kasi mascot ka lang, diba? So, as kasama sa trabaho, tumulong din ako sa pag-iimpake o paglalabas ng gamit sa mall, tumulong din ako hanggang sa may isa kay sasakyan. So, ganun naman akong tao. And bilang isang leader ng isang samahan, ganun ako ka effort. Ganun yung ugali ko as a member ng isang trabaho. And ganun din ako sinong nagtrabaho sa school. Very ako, pag trabaho, and minsan,
nagkakaroon lang ako ng sensitive na emotional kapag nasita mo ako na isang bawa ako nagsuot ako ng mascot, siyempre tapos hindi ko pala nasuot yung dami tapos paggagalitan mo ako, ang tagal-tagal mo na yan, ikaw ba'y bago ng bago? So yun, nagkakaroon ako ng ma'am, huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan, kung ayaw mo sa akin pwede akong umalis. Ganun sa ganun ang ugali ko. So ganun yung technician ako. Bagang pares naman kami technician, tapos ko kontrahin mo ako, alam ko tama yung trabaho ko, pakikilaman mo ako. Eh, pares lang naman tayo yung technician. Pares tayo ng level ng technician. Ikaw nga lang, IT ka. Tapos ako naman, 4 years din ako, pero iba yung nag-aral din ako as technician. Experience, mas malawak experience ko dahil nasa computer shop ako. So, magkaiba tayo. And then, marunong din ako sa electronics. Kaya, minsan sa trabaho, nagkakaroon kami ng ano, kung ikaw pala nakaisip niyan, hindi ko gumawa, iwanan kita. Yun ang ugali ko. So, yun lang naman for the vlog and share. Sa video to, yung masamang-masamang comment, mabuti, wala pong pinagkaiba, yung power po yung sa my channel. Bye! Thank you for watching my vlog.